Ang Panginoon ay sumainyo. Ang banal na ebanghelyo ayon kay Mateo. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan ay wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at manghilamos karoon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at nang mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." Sabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. "Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot sa kanya mga magulang, "Alam naming anak namin siya at alam din naming siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya.
makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisa na ng mga Hudyo na ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinaguga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyong ako'y paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya, kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan siya nang galing. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nang galing, gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa nang likhain ang mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakapapagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan. At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito, ay kaniyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya sa Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundo upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga makakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihi mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinabi ninyong nakakakita kayo, manatili kayong may sala. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At siya'y kanilang nilait at siya'y kanilang itiniwalag. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magsiupo po ang lahat. Alam naman na ninyo na tayo ay nasa kwarisma na. Pagka sinabi natin kwarisma, mas madaling matandaan, 40. Kaya nga kwarisma, di ba? 40. Pagka sinabing novena, 9. Kaya 9. Diba? Kaya nga novena, dahil 9. At alam din ninyo na sa kwarisma, pero sa mga Google pala, may problema dyan ha.
some writers in Google search is saying that Lent is 46 days. Una, mali talaga yon. Kasi 40 is not 46. Ang binilang kasi ng mga iba ay hanggang sa ano? Hanggang sa Good Friday. But Lent starts from Ash Wednesday to the last Sunday or to the last Saturday before the Palm Sunday. Kasi ang next yan, Holy Week na. So 40 lang talaga. So medyo may mali sa Google search ha. Huwag masyadong magpaniwala sa Google search. Maraming marites dyan, kaya hindi totoo. Yun. Pero, ang Kwaresma, alam din ninyo, gusto ko lang i-remind kayo na ito ang 40 days natin bilang mga Kristiyano na maglaan ng panahon sa pagdarasal, prayer, pagsisisi, diba? Pag-aayuno. Kaso lang, mas madali nating ma-remember sa Lent ay ang pag-aayuno. Pero tuwing Friday lang din. Before Friday, grabe yung kainan. After Friday, kainan na naman. Yan. So, yan. At of course, pagninilay. Ang term naming mga younger ones, pagmumuni. Pagmumuni-muni. At ang pagbibigay or almsgiving or gift-giving. Kaya nga, kung medyo ano kayo sa atin, di ba maraming ano? Maraming mga groups, yung sinasabi nila mga NGOs at iba pa, na namimigay ng pera doon sa atin, tumutulong. Ang perang yan ay nag-originate siya sa Lenten offering from Europe. Kaya siguro naririnig nyo na tuwing Kwaresma ay may mga simbahan na nangungulekta para ibibigay naman nila doon sa mga nangangailangan. Yun yung Lenten offering. At isa yan sa mga gawain sa panahon ng Kwaresma. Pero sana naman yung pag-aayuno, pagsisisi, pagninilay, pagbibigay abuloy o pagtulong sa iba ay hindi lang mangyayari sa panahon ng Kwaresma. Dito sa Europe, seasonal ano? I think maliban sa Hamburg, na there is one day in Hamburg that has the four seasons. Just like last week, pagising ko malamig, paglabas ko may araw, later on nagkaroon ng ice. So, four seasons in a day. Di ko lang alam kung pati rin dito. Yun. Medyo seasonal din tayong mga Kristiyano. Pero hindi nga yung winter, summer, fall, or what. Medyo may pagka-seasonal din tayo. Diba? Sabi ko na noon, tuwing Pasko, nagbibigayan. Pagka wala ng Pasko, di na nagbigay. Tuwing Kwaresma, nag-aayuno. Nagsisisi, pagkatapos ng Kwaresma, balik sa dati, di ba? Medyo may pagka-seasonal din tayo. Yes, the church has seasons. Pero yung mga seasons ng church ay nagbibigay lamang ng aral sa atin on what to do as Christians and as sons and daughters of God. Yun ang intro natin dito sa ating pagninilay ngayon. Na dapat yung learning natin on how to behave as a Christian, hindi dapat seasonal. Dapat ay itudo na. Kasi walang, there is no half-time Christian. There is no thing such as, Kristiyano ka ngayon, bukas hindi. No, we are full-time Christians since the day we are baptized into and given the entrance to the church. So we are full-time Christians. Hindi seasonal, hindi half-half,
Christians kundi full-time Christians. Sa ating ebanghelyo ngayon, 41 verses 'yon kaya medyo mataas, mahaba yung pagbasa, no? Pero very complete. I hope you have a complete illustration on what happened to the blind man and the discussions and the debates, etc. in that gospel story. Makita natin dito na itinuring ng mga Pariseo na makasalanan itong ipinanganak na bulag, ang nanay niya at mismong si Jesus. For the Pharisees, they were all sinners. Lalo pa, as Jesus was healing and helping the blind to see on Sabbath day. For the Jews, during Sabbath day, you should not work. And making a mud, or I don't know if it was a clay, is also working. But working without pay in Europe is not working. Anyway. Yes. Those were the characteristics of the Pharisees. But one more thing, ang mga Pariseo, ang isang talagang karakter nila ay yung pagmamalinis. Sila lagi yung tama, sila lagi yung malinis. Kayo na nakikinig, hindi kayo malinis. Kaya nga, kung naalala nyo dati, ano, maganda nga nito sa Europe, improving sila, of course. Do you remember that in a church before, may railing dito? That means, you are the profane, we are the holy. Diba? And they only open the gates here during communion. That means the holies will now feed the sinners. But now no more. Thanks be to God. So, pero itong karakter ng mga Pariseo na nagmamalinis ay marami rin of us. Sa atin, marami din sa atin ang nagmamalinis. Ang problema pa, hinahagisan natin ng putik yung iba para magmukha silang hindi malinis or magmukha silang masama sa tingin ng iba pa. Maraming mga tao na siniraan yung iba para sila yung mag-shine. Kung mahilig kayo sa Facebook, I know maraming mahilig sa Facebook. May mga post dyan at kanina yung nakita kong post ay, we are here seeking a place to serve and not to shine. So, dapat maano natin yun. Kasi maraming ganyan sa atin. Many Christians are seeking a place to shine, not to serve. Itong bulag na tinulungan ni Jesus upang makakita, sabi ko kanina sa aking intro, ay nilait nila at itiniwalag nila. Nila means mga Pariseo. Pero doon sa mahabang binasa natin, the concluding part, sinabi ni Jesus sa bulag, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. At nang marinig ito ng mga Pariseo, siyempre complain sila, no? Nagparinig ka, no? Ibig mo bang sabihin na kami ay mga bulag din? Pero Jesus was so clever, I should say. Sabi ni Jesus, okay,
Kung kayo nga'y bulag, hindi kayo nagkasala. Pero dahil sinasabi niyang hindi kayo bulag, ay nanantili kayong may sala. Kaya nga idol ko si Jesus eh. Talagang ano, magaling makipag-usap. Of course, we know that Jesus here is talking about blindness that is beyond physical illness. It is the blindness caused by the hypocrisy and the self-interest of the Pharisees for that status quo and to remain in power. At alam naman natin na yung sinabi ni Jesus sa bulag, hindi naman yun para sa bulag lang eh. Alam niyo yun may nakikinig, di ba? Dito sa atin mas okay kasi harap-harapan eh. Itong sinasabi ko, para sa inyo talaga to. Hindi ito paparinig. For them, for the Pharisees, the one who healed the sinner was also a sinner. Over and over the passage that we have read, the Pharisees called Jesus a sinner, as well as the man who was healed. For the Pharisees, healing or helping on Sabbath was a sin. So was the making of the mud, as I said. They were totally and willfully blind to the gifts of grace and healing before their very eyes. Nakita nila ang lahat, ngunit ayaw nilang tumingin. Ano sa tingin mo? Ayaw kong tumingin. Ano sa palagay mo? Ayaw kong lumagay. Diba? Wala. They are themselves covering their own eyesight. And later, they would collaborate with the Roman Empire to have Jesus murdered, than to open their eyes to join with Jesus, sharing the gifts and fighting alongside the common people in that society. And because Jesus, for them, was a sinner, and the wages of sin is death, they have killed Jesus by hanging him on the cross. Tayo kaya? Kumustahin kaya natin mga sarili natin? Siya ay kanilang nilait. Saan ba tayo? Tayo ba yung nilalait? Kadalasan? O tayo yung nang lalait? Sabi nung isang noontime show noon, esep-esep, ako kaya ang nilalait? O ako ang nang lalait? Lord, forgive me. Diba? Ako kaya? Of course, dahil Kwaresma ngayon, we should try to reflect. Tayo ba? Saan tayo sa dalawa? Nang lalait o nilalait? Sa bagay, mas maganda yung tayo yung offensive, ano? Kasi parang tayo yung powerful, di ba? Pagka tayo yung nanglalait, parang, okay, taas noo. Kasi pag tayo nilait, ganun tayo, di ba? Katulad ng bulag. Pero saan sa dalawa ang maging kasama ni Jesus sa kanyang kaharian? Maliban na naging messenger ako noon, naging janitor din ako sa isang lawyer, ang palaging sinabi sa akin ng lawyer, Nyot, mas okay na ikaw yung ano, nilait. Kahit ikaw pa yung sinampahan ng ano, kaso dahil sa ginawa mong tama, kaysa ikaw yung namugbog, mas mahirap kang dipinsahan ng lawyer. So ganyan, no? Pili kayo. At kung ano man napili niyo, di pagninilayan ninyo. Ang pangalawang
ginawa o aksyon ng Pharisees ay at siya ay kanilang itinakwil. Para bagang hindi ka kasali dito. Kami ay kay Moses. Kayo ay kay kung sino mang taong yan. Para bagang si Moses at si Jesus ay magkaiba yung Panginoon at master nila. Pero dahil Migrant Sunday ngayon, according to the National Council of Churches in the Philippines, para sa atin to, dahil Migrant Sunday ngayon, nagdasal sila kanina, tapos na sila. Magdasal para sa atin lahat. Pero nga, dahil Migrant Sunday ngayon, may naalala akong mga bagay. Yung itinakwil, di ba? Parang inalis ka. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama sa flight na ito from Philippines to Turkey ba? Istanbul. Hindi ka kasama sa flight na ito from Manila to Dubai. At kung friend tayo sa Facebook, may post ako doon. At marami yata mga friends ko dito ang nag-comment. Yung pagtakwil ay katulad din ng mga offloaded na mga ano, na mga OFWs ano. Kasi ang news ko ngayon ay hindi lang Tagishaw, kundi pati rin ang TV Patrol at ang 24 oras ay palagi kong nakikita ang mga ito. Alam nyo bang may mga bumabiyahe na nagdadala ng kanilang diploma? Kasi kung kahit ano na lang ang tinanong ng immigration sa kanila at kung medyo nanginginig sila, ay offloaded sila. Itinakwil sila. Di ba? And it's, I don't know if it's the law that asked a diploma. Nasabi ko nga sa sarili ko eh, pag-file naman ng presidente para tumakbong presidente, hindi man hininga ng diploma. Di ba? Kahit si mayor at si governor. Pero itong Pinoy na gustong maghanap buhay, gustong mabuhay yung pamilya, ay offloaded. Itinakwil. At alam nyo bang hindi ko na ilalayo? Dalawa. Kaya alam ko na Turkish Airlines, dahil may dalawa tayong volunteers from the Philippines going to Hamburg para sa Siemens Mission, doon ako nagtatrabaho sa ngayon as port chaplain, sila ay kabahagi doon sa na-offload. Hiningan sila ng certificate of volunteer something na wala naman doon sa listahan. 25 at 21 years old, pero kung tingnan mo sila para mga 18-19 ba? Sa size. Nga maliliit. Pagkakita ko nga sa kanila doon sa Hamburg, sabi ko, kaya nga pala, uploaded talaga kayo. Yung mga pagmumukha ninyo, uploaded talaga, nanginginig pa, first timers. So yun, uploaded sila. Di ko na ilayo. My better half. Nagbakasyon kami sa Cambodia, apat kami. Dalawang anak at kaming dalawa. Tatlo lang kami ng mga anak ko ang nakasakay sa airplane. Yung asawa ko ay natulog sa hotel malapit sa airport dahil sa gobyerno siya eh. So hinanapan siya ng travel permit. Ang travel permit niya, Lunes. Nag-travel kami Linggo. Parang tama naman. Ba't mag-travel ka ngayon, eh, Lunes pa yung travel permit mo, Linggo ngayon. Parang tama, ano? Pero kung may utak ka, hindi tama. Kasi si mayor na nagbibigay ng permit ay walang kinalaman sa asawa ko sa Linggo. Di ba? At dahil ang pangangailangan ng travel permit ay officially, you are on travel. Hindi kailangan, bakit? Kung Martes siya bibiyahin, hindi na pwede? Dahil dapat Lunes siya magbiyahin? Hindi. Di ba? But just the same, we paid another ticket. And so ganyan ang mga nangyayari. Hindi sinampol ko lang yung sa asawa ko dahil close to my heart yung experience. Eh. Kaya magmula nun, ayaw na niyang lumipad sa labas. Diba? Kung maano ka naman ng ganong experience. Anyway,
Yun, mga migrants, katulad ninyo, mga OFWs, ay madaming experience. Paglipad pa lang. Minsan nga, nasabi ko, inggitero't inggitera ba itong mga taga-immigration? Baka ayaw nilang makalabas kami. Nakalabas na ba ito sila? That's just a joke, pero baka naman totoo. No? So yun, nilait, itinakwil. One thing, Jesus is saying na He is the fulfillment of the law, but dito, yung law, on Sabbath day, na sininod blindly ng mga Pariseo, Jesus is trying to say, yes, but the greatest law is love God above all and love your neighbor as yourself. Pag ito na ang tanong, wala nang batas na mas hihigit pa nito. And the law or the ordinance on Sabbath day, mas humigit dapat yung law of love. It was on Sabbath day, bawal magtrabaho, pero nagtrabaho si Jesus to save and to give light to this blind person. To end with, baka naman makatulong sa inyo sa pagninilay itong mga limang bagay. Una, tayo ba ay naging bulag din? At di natin nakikita ang mga bagay na dapat nating nakita sa ating paligid. Kung gusto niyo elaborate niyan, pakinggan niyo na lang ang kanta ng Asin. Nakita mo na bang mga bagay na dapat mong makita? Yan. Pangalawa, tayo kaya ay minsan nang naging katulad ng mga Pariseo na di man physically blind ay nagbubulag-bulagan sa mga pangyayari sa ating community at sa ating lipunan. Pangatlo, baka naman ay tayo yung mga taong parang mas madaling manglait sa mga taong mayroong opinyon at paniniwala na hindi umayon sa ating opinyon at paniniwala. Pangapat, baka naman din tayo ay katulad ng Pariseo na nagtatakwil sa mga taong sa tingin nila, sa tingin natin, ay yumanig sa anumang poder at kung anumang kayamanan meron tayo sa buhay. Panglima at pinakasimple, baka naman tayo yung mas madali o nakasanayan lang talagang manira sa ating kapwa. Parang meron tayong chismis corner lagi ba? Yan. Mga kapatid, sana ay maging handa tayo at magsusumikap tayong magkaroon ng pagbabago sa buhay natin dulot ng ating pagsasabuhay ng mga katuruan sa panahon ng Kwarisma. At i-remind natin palagi ang ating mga sarili, pagdarasal, pagsisisi, pag-aayuno, pagmumuni or pagninilay, pagbibigay abuloy o almsgiving or gift-giving. At ang pagbabagong ito sana, maliit man, ay maging consistent at improving every day towards becoming a good and mature Christians and sons and daughters of God. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.